sa City Hall. Pagdating ko sa City Hall, nag-live si Mayora. Ang sabi po sa akin, bumalik po niya sa Malacanang. Sabi po sa Malacanang sa akin, na-receive na yan ng Mayora. Pag wala ang na-receive na yan ng sekretarya. Pag wala ang Mayora, may papapil diyan. Tapos nang pumunta naman po ako sa Vice, ang sabi ng Vice, i-schedule pa. Kailangan na po namin ng tulong, ginigiba na kami, i-schedule niyo pa. Umuwi na po ako dahil ginigiba na yung bahay ko. Binabun po. Balik ulit kami sa LGU. Ba't kami tinito yung turo niya sa City Hall? Hindi na nga kami pinapansin ni Mayora. Mayora, nanghingi po kami ng tulong sa inyo na pigilan niyo muna yung pagdinimulis para malang makaayos kami na aming mga gamit. Magkaroon kami ng sisilungan namin. Wala, hindi niyo pinakinggan, inabsenan niyo kami. Nag-leave kayo. Mayora Lacuna po, Honey Lacuna. Ayun po yung mga receiving copy kami doon. Hindi po kami binigyan ng pagkakataon. Humihingi kami ng tulong malang. Tingnan niyo yung mga bata, nagkakasakit. Iwanan kami dyan. So, magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre sa ating mga kabayan OFW sa Lumigan. So, tayo sa Sovel Rojas, dito sa part ng boundary ng Maynila at Makati. Pero nasa part tayo ng Maynila, no? So, pansamantalang yung bahagi ito is nakasarado dahil nga po sa mga nilagay na tent house sa mga kabahayan. Kung makikita natin, no, naglagay ng mga tent pansamantala dahil nga po mga kabahayan, nangyari is sila po ay na-demolish, no? So sila ay napaalis sa matagal na nilang tinirahan simula nung nag-umpisa sila dito sa mundong ibabaw. Yan, so napaalis sila. So as per ng pakinggan natin yung mensahe o yung mga hinaing ng mga disidente dito, mga kabayan. So kung bakit nga ba napunta rin sila sa bahaging ito. Pero bago ang lahat, na marinig natin yung mga hinaing ng ating mga kababayan, sinama, kasama rin natin pala ngayon dito si Miss Mara Tamundong. So binisita niya yung mga bahay-bahay para mamahagi ng kahit pambili man lang ng bigas. So, pandagdag na rin sa kanila dito dahil nga talagang nakita natin yung sitwasyon na talagang nakakalungkot nga naman. Sino bang tao na hindi malungkot at hindi iiyak kung mawalan ka ng tahanan? So, simula nung sinilang ka, doon ka na sa tahanan yun. Ngayon, wala na. No? Dahil nga sa demolition. So, wala rin kaming idea kung ano yung dito mga kabayan, proseso. So, kaya dahil nasa daanan na po sila ng Sovel Rojas Street, no, dito sa Maynila, is na-close yung bahagi na ito. So, nasarado yung bahagi ng kalsada na ito dahil kalsada po ito. So, dahil nga inukupan na rin nila at dito na sila tumira. So, namahagi si Ms. Mara Tamundong ng kunting cash at financial na para sa kanila. So, na mabigyan man na sila o mabili, makabili man na sila ng bigas. Laking tulong na rin para sa ating mga kababayan. So, sa lahat naman ng gustong tumulong, no, open po silang tumanggap dito sa Sovel Rojas, mga kabayan, dahil nga kung makikita niyong sitwasyon nila dito sa bahaging ito, no, na talagang lunatin kung ano pa yung ano nila, dahil nasa 25 family, no, ang nawalan ng tahanan. At may panawagan din po sila kay Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. No, at the same time, meron din sila kay Pangulong Bongbong Marcos. So, maya-maya pakinggan natin, mga kabayan, habang nag-ikot kami rito sa isang lugar dito sa barangay na ito. Talagang naramdaman nila yung sakit, no? Naramdaman din namin yung kalungkutan na naramdaman nila. Dahil nga naman, sino ba taong di malungkot pag nawalan ka ng tahanan, nawalan ka ng bahay, at di mo na alam kung saan ka pupunta dahil wala namang relocation nung nagkaroon ng demolition from local lungsod ng Maynila. Sino po sila? Elma.
member pero Wow, may bottle fight. Happy birthday. Sino may birthday? Oy, pre, happy birthday. Sana malasing mo sila. Yes, so meron silang ano, simpleng handaan. So ito yung mga bahay kung saan na-demolish, no? At nagkaroon ng closure sa kalsada dahil nga wala na rin matirhan. Sounds pa more. Singit lang po ako dito. Ah, galing sila sa dito. Ito po si ano, no? Ano pong family to? De La Cruz? Ano pong surname? Victor po. So, galing sila dito sa bahaging ito. So, dinimulis na sila. Pinosa. Benching ko lang. Kasi po nadaan, hindi sila makapasok. Pagka na-damage na. Hindi po kasi nagpit ang barikada ng tao eh. Kasi yung papasok rin. Eh dito po mababa. Kaya dito sila. Dito pumasok. Wala po kami karami. Walang karami. Hindi mag-ano gagawin. Pukunin mo tapon. Siyempre, oo. Ngayon natatakot na siya. Hindi siya. Ay, paano naman itong mga kasama ko nasa? Itikliling man bukas daw. Thank you, ma'am! Sabi lang, ilang weeks na kayo rito? Pang 3 weeks na po. Ilang pampers bago kayo dinimulis? Wala pa po. Ilang pamilya kayo rito, sir? 25, 26. So ano yun, sir? Kiniklaim na lang may-ari yung lupa? O? Hindi naman po kasi totally may-ari. Sa bagay kung pagbabasya may legalidad, siya yung nandito doon. Kaya lang, ano rin namin na talagang hindi siya eh. 20, eh ako since birth na rito eh. So yung meaning, hindi ko nakipinanganak. As in, kasi yung mga papo, ay malibo natin mga elders natin na ganyan. Kung yung time na yun na, oh, nandun ako, pinabayaan ako na eh, wala ni mga elders namin, wala ni lola ko, wala ni nan. Sige mo, ano, mensahin lang po sa kinahukulan, ano po mensahin? Minsan, ano po? Apo, sa kinahukulan niyo po? Kapal. Apo, na... Sana lang po, mabigyan kami ng tamang diba. O kaya, yung sapat na, ano, repasyon. Hindi yung offer po nila 35. Ano pong gagawin natin? So, meron ba kayong mga leader para sa mga nakatira? Ay, ano po? Meron po kayong leader na namumuno? Para at least, hindi naman po, kami naman yun, katulad yung si Yuta, nagli-lead din. Tulong-tulong lang kami. Kumbaga, lahat tayo pwede mag-lead. Mag-share lang. Sige po. Sana po makantam ninyo yung gusto nyo makamit mo, sir. Okay, sir.
Hindi, yung dito po yung hipag ko, si Annabelle, ano. Pero talaga nakapangalan po dyan, ano, Perla. Hindi po, Annalyn Palon. Annabelle Flores. Ayun, Annabelle Flores pala, hindi pala pwede Flores. Pabili lang ng bigas sa mga. Thank you po. Ang sabi po sa akin, bumalik po niya sa Malacanang. Ang sabi po sa Malacanang sa akin, na-receive na yan ng mayora. Pag wala ang na-receive na yan ng sekretarya. Pag wala ang mayora, may papapil diyan. Tapos nang pumunta naman po ako sa vice, ang sabi ng vice, i-schedule pa. Kailangan na po namin ng tulong. Ginigiba na kami, i-schedule niyo pa. Umuwi na po ako dahil ginigiba na yung bahay ko. Pinabayaan na namin siya. Tapos after that day, bumalik ako. Nung pinipensin niya, bumalik ako dun. Nung isang araw ba yun, anong araw yun? Ang sabi na naman po, balik ulit kami sa LGU. Ba't kami tinito yung turo niya sa City Hall? Hindi na nga kami pinapansin ni Mayora. Bumalik po kami sa ARTA. O, ang sabi ng ARTA, sa Monday, ano nila yun? Nay, mensahe niyo po sa, kay Mayora at Vice. Mayora, nanghingi po kami ng tulong sa inyo na pigilan niyo muna yung pagdinimulis para malang makaayos kami na aming mga gamit. Magkaroon kami ng sisilungan namin. Wala, hindi nyo pinakinggan, inabsenan nyo kami. Nag-leave kayo. Sinong Mayora? Ilang beses po kami pa. Sinong Mayora, ma'am? Mayora Lacuna po, Honey Lacuna. Ayun po yung mga receiving copy kami doon. Hindi po kami binigyan ng pagkakataon. Humihingi kami ng tulong. Walang tinan nyo yung mga bata. Nagkakasakit. Iiwanan kami dyan. Didimanda na kayo. Didimanda nyo. Totoo naman, hali kayo. Mga kasama, didimanda daw ako. Dahil sinabi ko na pinirmahan ni Chairman. Totoo naman pinirmahan ni Chairman, di ba? Hindi ka, walang sabi niyo, walang iwanan. Ikaw yung pumunta dito. Walang iwanan. Pero iniwanan niyo kami sa Erin. Sabi niyo, nakusap, ano, Facebook page mo kayo ni Lori? Aso pa na yung Lori. Hindi ko comment lagi. Ano ba Nabalaan na po kami sa kalsada. Lunis daw po, tinatakot yung mga kasamahan nyo. Dadampir din daw po kami ni BTS. Paano naman po yung mga bata? Hindi lang po agad-agad kami makakalipat ng bahay. Bigay niya po yung location nyo, ate. Anong address po ito? 2582 Granati po, San Andres Bukid, Manila. Andiyan po kami sa kalsada. So may taning pa sa inyo na hanggang Lunes po. Hanggang Lunes po. Saan po kami yan? So bukas. Bukas po yun, ate. So bukas po, alisin na kayo dito. Hindi po alam kasi yan naman kung papagbigyan pa nila kami. Ayan, wala kami lilipatan. Anong pangalan ng chairman nyo rito, Nay? Ayan po, si chairman Lagini. Ah, siya ba yung chairman? Hindi po yan. Kapatid po. Anong barangay po? Anong barangay? Barangay 766 po, zone 83. Ayan, so, ayun po sa barangay si chairman. So itatagpo natin to sa ating pangulo at para ma-actionan niyan po yung aming mga kahilingan. Saka ako ma-rep sa Japo kayo sa ano? Sa Malacanang. Lahat sa kami at sa Monday punta tayo sa Malacanang. Opo, agapan niyo na po kagad. Agapan niyo po ha. May papel po kami galing doon. Ano, Martes na bukas. Gate po 'yun, di ba? Gate 1. Opo, Martes po. Martes po, bukas po 'yun. Lunes kasi sarado 'yun. Niyo. Papel. Apo, dala po kayo. Sige po, basta habang pinaglalaban niyo, rin ako.